Hello po, gagawa po tayo ngayon ng Puto Bumbong. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click na rin po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pa pong mga recipe. Pag-like na rin po itong video. Pagko-combine po natin yung 2.5 cup of glutinous flour. Tapos lagyan natin ng 1/4 teaspoon na ube flavor. Tapos yung isang tasang tubig po. So, tapos haluin lang po natin ito. Hindi ko muna nilagay lahat yung tubig. So haluin po muna natin. Okay. Bubuhos ko na po lahat yung natitirang tubig dun sa ating 1 cup of water. Okay. Tapos kung kulang, magdagdag na lang tayo. Pero tingin din ito magkukulang. Haluin lang po natin mabuti. Kakamain ko na po para mas mahalo natin mabuti. Ngayon naman po, kakayurin na natin bago natin i-steam. Ito lang po. Napakasimple lang po nitong gawin. Napakasarap pa. Kahit wala kayong lutuan ng yung bamboo na pang-steam ng puto bumbong, kayang-kaya po natin gawin. Ganito yung gagawin natin ngayon. Okay? So, kayurin muna natin ito lahat. Okay? Dali, isa-isa po natin lagyan ng butter yung ating mga lalagyan. Para hindi siya magdikit. Kaya-steam na natin sila. Okay? So, huwag nyo siyang pipit-pitin. So, alalay lang po. Okay? Pag na-steam to, gaganda rin yung shape nito. Okay. Ngayon po, ilalagay na natin dun sa ating steamer. Okay? Habang iniintay ko yung kumulo yung tubig ko sa aking steamer. So, ito na. Dapat kasi kumukulo na yung pagkailagay natin ito. Okay? I-steam po natin ito ng 12 to 15 minutes. Okay? Ito po importante ito para hindi mahulog yung steam dun sa ating niluluto. Okay? Okay, after 12 minutes, check po natin kung okay na. Okay? Tapusin na natin 15 minutes, mga 3 minutes pa po siguro. Ito po, okay na to. So, ito na po yung next batch. Naglagay ako ng coconut dito, yung grated coconut na i-steam ko siya ng kahit sandali lang para iwas sira. Tsaka parang mas magiging moist siya, masarap. Ito na po siya. Itsura pa lang po, napakasarap na po. Tapos po, maglalagay din tayo dito ng butter. So lalagyan natin siya ng butter sa itaas. Maglalagay din po tayo dito ng brown sugar. Bali, katamtaman lang po yung lalagay nyong brown sugar. Depende po sa inyo. Kung gusto nyong mas matamis, dagdagan nyo. Pero para sa akin po, katamtaman, ayos na. Tapos ito yung in-steam ko na coconut kanina, yung grated coconut. So lalagay din natin dito to.
Napakasarap po nitong coconut na to. Ngayon po, eto na. Ready to serve na. Sana po matry nyo to. Napakadali po at napakasarap. Merry Christmas po and a Happy New Year po sa lahat.